Ako si Clarita. Ako ay 16 na taong gulang. Laking tuwa ko nang sabihin ng aking tatay at ng aking nanay na sila'y bumapayag ng may pagpatuloy ko ang aking pag-aaral hanggang kolehiyo. Alam ko na sa katayuan ng aming pamumuhay ay may tuturing isa itong pribilehiyo para sa kagaya kong anak mahirap. Ang aking tatay ay isang simpleng mangingisda at ang aking nanay ay kailangan pang tumanggap ng labada para may maitulong sa panggastos namin araw-araw. Ako ang panganay sa aming tatlong magkakapatid at alam ko ang aking responsibilidad. Tuwing pagkatapos ko sa aking klase ay dumidiretso ako kay Aling Elena. Si Aling Elena ang kinukuhanan ko ng mga kakanin na aking inilalako tuwing pagkatapos ng aking klase. Si Aling Elena ay may anak na binata na si Rodolfo. Hindi ko gusto ang mga titing nito sa akin. Para niya akong hinuhubaran sa kanyang mga titig. Pero dahil sa aming kahirapan, ay pilit ko itong pinapaliwala. Ang aking kinikita sa pagtitinda ay malaking bagay para sa akin. Ako na mismo ang kusang tumutustos sa pangangailangan ko kagaya ng mga proyekto na kailangan bilhin. Ang aking kinikita ay mistulang bariya, pero para sa akin, ito ay mahalaga. Dumating ang araw ng aking pagtatapos sa high school. Masaya ako na malungkot. Masaya ako dahil kahit papaano ay naipagluto ako ng aking ina ng isang simpleng pansit. Masaya ako dahil nakapagtapos ako ng high school. At malungkot dahil hindi ko alam kung ano ang magiging buhay ko sa pag-aaral sa kolehiyo. Pero palagi ko pinangahawakan ang binitawang pangako sa akin ng aking ina at ng aking tatay. Sinabi nila sa akin na igagapang nila ang aking pag-aaral. At ako, bilang panganay na anak, ay tutuparin ang aking obligasyon. Gusto kong sa bawat sakripisyo nila sa akin ay matumbasan ko ang lahat ng ito. Gusto kong dumating na sa bawat gradong kanilang makikita ay maipagmamalaki nila. Punong-puno ako ng pangarap para sa aking pamilya, sa aking magulang at sa aking mga kapatid. Gusto ko silang bigyan ng magandang buhay. Isang araw,
ay sinabi ng aking ama na kailangan akong sumama sa kanya. Sinabi niya na pupunta kami ng bayan at tutungo sa kanyang matalik na kaibigan na si Mandencio. Si Mandencio ay may asawa na ang pangalan ay Aling Rosa. Si Aling Rosa at si Mandencio ay hindi nabiyayaan ng anak. Nang pagdating namin sa kanila, ay nakiusap ang itay na kung maaari, ay sa kanila ako tutuloy habang nag-aaral. Nakiusap ang itay na kung maaari, sana kami ay matulungan. Sobrang bait ng mag-asawa dahil hindi na kailangan magmakaawa pa ni itay. At sinabi ni Aling Rosa na siya ay masaya at kahit papaano ay parang magkakaroon din siya ng anak sa aking pagkatao. Wala akong masasabi sa kanilang kabaitan. Inaruga din nila ako, kagaya ng pag-aaruga na aking nanay at ng aking tatay. Mabait si Mandencio at malambing at mapagmahal si Aling Rosa. Minsan, kapag ito ay pumupunta ng bayan, ay ibinibili ako nito ng maayos na bestida. At sa tuwi na, ako ay nagpapasalamat sa kagandahan loob na kanilang ibinibigay sa akin. Dumating ang pagkakataon na nagsabi si Aling Rosa na kailangan niyang pumunta sa kabilang bayan. Sinabi niyang kailangan niyang alagaan ang kanyang kapatid na may karamdaman. Bago umalis si Aling Rosa, ay ibinilin niya sa akin si Mandencio. Sinabi niya na kung maaari ay pakatingnan ko ito. Umalis si Aling Rosa. Sa aking silid na kanilang ibinigay, ay abala akong nag-aaral ng aking leksyon. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Namatay ang ilaw. Sinindihan ko ang kandila para magbigay ng liwanag kahit papaano. Nang biglang bumukas ang pintuan ng aking silid, nakita ko si Mandencio na nakatitig sa akin. Ayoko siyang pag-isipan ng masama dahil ang mag-asawa ay walang ipinakitang masama sa akin. Pero ako ay dalaga na at kailangan kong ingatan ang aking sarili. Ang ballpen na aking hawak-hawak ay meron kong itinago sa likuran ng aking mga kamay. Malinaw na malinaw sa aking alaala ang unti-unting paglapit din siya sa akin. Bigla niya akong sinunggupan, hinalikan at pinunit ang aking damit. Sinubukan kong ipaglaban ang aking sarili. Huwag po! Huwag po!
huwag niyo pong gawin sa akin yan. Tama na po, Mandencio. Tama na po. Aray! Aray! Tama na po. Tama na po. Ang aking mga sigaw habang ginagawa ni Mandencio ang kahayupan sa akin. Kasabay ng pagtila ng ulan ay ang pagkatapos niyang gawan ako ng masama. Ibinalot ko sa aking katawan ang kumot na may mantsa pa ng dugo na tanda ng aking pagkabirhin. Binantaan ako ni Mandencio at sinabi na huwag magsusumbong na kahit kanino. Kung hindi, ay papatayin niya ako. Lumuluha ako na nakatulala lamang. Tumatakbo agad sa aking isipan kung kanino at paano ako makakaalis sa bahay na akala ko ay mga mabubuting tao ang nakatira. Pero ngayon, ay misto lang impyerno ang lugar na yun. Dumating ang araw na pagbalik ni Aling Rosa. Agad akong lumapit sa kanya at lumuluhang sinabi ang ginawang kinahayupan at ang kanyang mister sa akin. Sa aking pagkagulat, ay bigla niya ako pinagsasampal at sinabihan na ako ay ambisyosa at itigil ang pagkakalat na maruming isipan sa kanyang mister. Nais ko makatapos ng aking pag-aaral. Kung uuwi ako sa amin, ay uuwi akong talunan. Hindi lamang ang aking sarili ang magiging talunan, kundi pati ang aking mga magulang. Tiniis ko ang kahayupang ginawa sa akin ni Mandencio. Naulit nang naulit ang kanyang ginawa sa akin. Nang hindi ko na ito kinaya, nang isang umaga, ay nakaramdam ako na matinding pagkahilo. Dumuwal ako ng dumuwal. At sa aking pagduduwal, ay nawalan ako ng malay. Nagising ako na nasa isang klinika sa bayan. Nasa tabi ko, si Mandencio at si Aling Rosa. Sinabi ng doktor na ako ay nagdadalang tao. Ang reaksyon ni Mandencio ay sadyang nakakadiri. Tuwang-tuwang ito sa narinig na balita. At si Aling Rosa ay tiko mambibig. Tinitigan lamang ako at nagyuko ng ulo. Simula nang malaman ng mag-asawa na ako'y nagdadalang tao, naging mas maingat sila sa akin. Ibinibigay nila ang bawat pagkain na gusto kong kainin. Pero ako ay nag-iisip ng paraan para makaalis sa bahay na ito. Hanggang isang pagkakataon na aking hinihintay ay dumating, umalis ang mag-asawa.
agad ako nag-impake ng aking mga gamit. Kahit ako ay hirap na sa aking pinagbubuntis, ay pinilit kong lakbayin ang daan papauwi sa amin. Wala na akong pakialam kung ako'y aabutin pa ng pagdilim sa daan. Ang mahalaga sa akin ay makauwi ako sa aking magulang. Nakasalubong ko ang anak ni Aling Elena. Hinarang niya ako sa daan at sinabing, akala ko ba pag-aaral ang inaatupag mo? Yung pala, magpapabuntis ka lang. Napatigil ako at napatitig sa kanya. Ang kapal ng mukha niya para ako'y kanyang sabihan ng ganoong bagay. Hindi niya alam ang aking pinagdaanan. Itinuloy ko ang aking paglalakad. Pero napansin ko na ang anak ni Aling Elena ay tila nasa aking likuran pa rin. At sa aking paglingon, ay tinakpan niya ang aking mga labi. Kinaladkad sa isang masulok na bahagi at doon ay pinagsamantalahan niya paulit-ulit. Wala siyang awa. Paulit-ulit akong binaboy ng anak ni Aling Elena. Kahit kitang-kita sa aking katawan na ako'y nagdadalang tao. Nang siya ay natapos, hindi siya naawa. At ako ay kanyang kinutsapa. Inipon ko ang aking lakas. Dahan-dahan bumangon at nagpatuloy sa aking paglalakad. Dumating ako sa munting tahanan namin. At doon ay tulalang lumuluha ang aking ama at magulang. Ay sobra ang galit sa akin. Ang akala nila ako ay isang dalagang na disgrasyada. Pinili kong kimkimin ang kahayupang aking naranasan. Pero hindi. Hindi. Ako ay nagsimulang makarinig ng mga bumubulong na salita. Patayin mo ang sarili mo. Patayin mo ang sarili mo. Kitlin mo ang sarili mo. Paulit-ulit. Paulit-ulit ko naririnig. Nang matiyak ko na wala ang aking magulang, hinanap ko ang mga lubid na siyang ginagamit ni Tay sa kanyang pangingisda. Pikit ang aking isipan sa kung ano ang maaring mangyari sa akin. Isinusuon ko ang aking sarili sa aking katapusan. Saksi ako sa kung paano ko tinapos ang aking buhay.
Oo, pinatay ko ang aking sarili at ang aking anak na bunga ng kahayupan ni Mandensyo. Ang aking kaluluwa ay hindi matatahimik. Hanggang hindi ko nakukuha ang aking hustisya. Isang gabi nagiinom si Mandensyo. Ay pinilit na aking galit na kaluluwa ang siya ay usigin. Sa aking galit, ay nagawa kong basagin ang lahat ng mga plato sa kanilang tahanan. Iba ang kaluluwa na hindi natatahimik. Sa tuwing siya ay pipikit, itsura kong duguan ang kanyang nakikita. Sa tuwing siya ay nag-iisa, ako'y tuwi nang nagpapakita sa kanya. Nasaksihan ko ang tila pagkausig ng kanyang konsensya at ang pinakamalala ay pinili niya lasunin ang kanyang sarili. Tama, lasunin mo ang iyong sarili. Nakuha ko na ang hustisya na kailangan ko mula kay Mandensyo. At ngayon, ang susunod kong sisingilin ay anak ni Aling Elena. Naaktuhan ng aking kaluluwa ang ginagawa niyang kahayupan sa isang dalaga. Sa aking sobrang galit ay sinaniban ko ito at ipinakita ang aking kaanyuan. Doon ay naglihistro ang kakaibang sindang sa kanyang mukha. Sa sobrang pagkatakot ay hindi na malayan. Ang nakausting kahoy sa kanyang likuran. Sa kanyang kakausog, siya ay natumba. At sadyang marunong maningil ang tadhana. Dahil ang kahoy na nakausling ay siyang tumusok sa kanyang likuran, pagwa sa kanyang puso. Muli akong bumalik sa aling munting tahanan. Tinitigan ang aking ina at ang aking itay. Kung sana lang ay naging mabuti ang kapalaran sa akin. Sana ay magagawa ko pa ang aking mga pangarap. At sana ay makakapiling ko pa kayo, Inay.
Tay. Hello guys. Please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.